Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Pag-aresto sa dating Vice Mayor ng Maimbong Sulu, nawi sa engkwentro. Dalawang patay habang 14 ang sugatan. Presyo ng bigas, posible na namang tumaas. Presyo ng local rice, hindi raw malayong pumantay na rin sa presyo ng imported. Justice Secretary Boying Remulla, nakasampung araw na wellness leave. Attorney Larry Gadon, tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang kanyang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Fiesta sa Cebu, nawi sa rumble dahil lang nagkasagian sa dance floor. Viral video, aso sa Laguna, nakuha ng kinakalatkad ng patiwarik sa highway ng dalawang nakamotorsiklo. Rider at kanyang angkas, nagpaliwanag. Alam niyo ba na may halaman na 200 million years ago unang tumubo ang nadiskubre ngayon dito sa Pilipinas? Dagdag kay alaman yan, ex ni Pocwang na si Lee O'Brien, sinagot na ang mga aligasyong illegal umano siyang namamalagi sa Pilipinas at pabayang Amaraw. I love my daughter more than anything. At silipin ang mga trending concert nitong weekend. Bruno Mars may pa-special thank you sa Pinoy fans. Tayo na mag-ugay. Tayo na mag-ugay. Sampung oras nakipagbakbakan ang puwersa ng PNP at ng AFP laban sa isang armadong grupo sa Maimbong Sulu. Dalawa ang patay at 14 ang sugatan. Nag-ugat ang gulo sa tangkang pag-aresto sa dating Vice Mayor ng Maimbong. Dahil sa tensyon, libo-libong residente ang pinalikas. Nasa frontline ng baritang yan si Brian Castillo. Sunod-sunod ang mga putok ng baril. Alis! 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 Kasabay ng mga pagbaril, ang malakas na sigaw at pagsabog. Ang bakbakang yan nangyari sa barangay Bualo Lipid sa Maimbong Sulu nitong Sabado ng umaga. Nauwi sa karahasan ang pagsisilbi ng mga pulis at sundalo ng search and arrest warrant laban kay dating Maimbong Vice Mayor Pando Mudhasan at kanyang mga tauhan sa kanyang bahay. Kaugnay yan ang kasong murder at illegal possession of firearms and explosives. Pero nauwi ito sa engkwentro. Papalapit pa lang sila doon sa lugar kung saan naroroon si former Vice Mayor Mudhasan ay nagkaroon na ng engkwentro. Ibig sabihin, talagang may mga layers of defense yung lugar kung nasaan siya nandoroon. 10 oras tumagal ang sagupaan. Ayon kay Sulu Governor Abdo Sakortan, mga armadong tulisan ang karamihan sa mga pumuprotekta kay Mudhasan dahil may koneksyon siya sa mga ito. Dating MNLF, dating MILF, hindi mo maintindihan, MNLF kung minsan litrato ni Murad ang Dalan, minsan litrato ni Chairman Misuari, pero dinis-on na yun ng MNLF. Isang miyembro ng PNP Special Action Force ang napatay sa engkwentro, habang sugatan ang 12 pang tropa ng gobyerno. 2 sibilyan din ang nasugatan. Nagpapagamot sa ospital ang ilang sugatan. Hindi naman nadakip si Mudhasan dahil nakatulog na siyang huhulihin siya. Pero na-recover sa bahay niya ang mga matataas na kalibre ng baril at mga bala. Na-recover din ang bangkay na pininiwala ang tauhan ni Mudhasan. Kalaban. Ito siya kalaban. Patuloy pang inaalam ng otoridad ang ulat na may iba pang napatay at nasugatan mula sa armadong grupo. Ayon sa PNP, nagpapatuloy pa ang manhunt operations laban kay Mudhasan at sa kanyang mga tauhan. Mas paigtingin din ang mga checkpoints sa probinsya upang matiyak na hindi makalalabas ng Sulu ang mga sospek. Sa gitna naman ng matinding bakbakan, napilitang lumikas sa mga residente mula sa 3 barangay sa Maimbong.
Umabot sa mahigit 6,000 residente ang inilikas pa Zamboanga dahil sa takot na madamay. Halos balik sa normal na raw ngayon ang sitwasyon sa lugar, kaya nagsimula na rin silang pauwiin. Nagbabalikan na yung mga community, walang problema yan. Yung iba, ang gusto nila, dyan na lang sila sa center, libre lahat. Pero pauwiin na namin lahat. Sa datos ng PNP, nasa 37 minimonitor na potential private armed groups ang nasa Bangsamoro Autonomous Region kung saan kabilang ang Sulu. Bago pa man ang nangyaring bakbakan, naka-full alert status na ang Bangsamoro Police dahil sa sunod-sunod na mga pag-ataking na itala sa rehiyon nitong nakalipas na mga linggo. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Bugbog ang inabot ng isang lalaking nagnakaw sa isang bahay sa Tondo, Maynila. Tinangay pa ng suspect ang pera, cellphone at pati tsinelas ng biktima, hindi rin niya pinatawad. Nasa frontline ang balitang yan si Dave Abuel. Pasado alas 3 ng madaling araw kahapon nang makunang dumating ang motorsiklo na yan na may tatlong sakay sa isang kalsada sa Tondo, Maynila. Maya-maya pa bumaba na ang angkas nito at binatukan ang lalaking nasa harap ng rider. Sunod na ring lumapit ang ilang residente at binatukan din ang lalaki. May mga sumuntok at tumadyak din. Kinilala ang kinuyog na si Mark Nugid na nabistong nagnakaw sa isang bahay sa lugar. Ayon sa biktimang si Bernabe Lopez, kakilala naman niya ang suspect na dati raw karelasyon ng anak-anakan niya. Pero hindi raw ito nagpaalam nang bigla na lang pumasok sa kanyang bahay. And nagsinungaling yung suspect na alam ko daw na kachat ko siya, na pinapapunta ko siya. Sinabi ng kumari ko na natutulog yan dyan. Hindi, sumagot yung suspect, gising na po. Yung pintong nakalimutan kong ipasaran. Umalis din naman ang suspect makalipas ng ilang sandali at heto na nga ang nadatnan ng biktima. Kalat-kalat at may nawawala na sa kanyang mga gamit. Pagising ko, sabi ko, nagtanong ako sa kanila kung sino pumasok sa bahay ko. Sabi niya, yung lalaki. Tapos sabi ko sa kanila na nawawala sa cellphone ko. Meron pang ibang gamit na nawala sa akin. Dalawang tsinelas, tsaka pera, tsaka mga ID ko. 3,000. Agad namang hinabol ng mga kaibigan ng biktima si Nugid. At nang maabutan ay doon na nga siya kinuyog ng taong bayan. Sugat sa braso at paa at mga pasa ang inabot ng sospek. Napag-alaman ding dati ng nasangkot sa pagnanakaw si Nugid. Pumunta po ako dun sa barangay ng suspect sa barangay 28, Caloocan. Pinagtanong po namin, ang sabi rin po ng barangay dun, ganun daw po talaga ang lakad ng suspect. Magnanakaw po talaga. Ninakawan niya yung e-bike, yung kaibigan din ng biktima. Hindi naman itinanggi ng suspect ang krimen. Nakuha ko po yung cellphone niya. Eh kasi po, wala po akong pera nun. Sana magpatawad niya na ako. Sorry sa lahat ng mga ako. Tanging tsinelas na lang ang nabawi ng biktima mula sa suspect na posibleng maharap sa kasong theft. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Higit 20 residente at empleyado ang apektado matapos masunog ang mga bahay at gusali sa Las Piñas. Walang naisalbang gamit ang mga nasunugan sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nagbabalik si Dave Abuel. Patuyo ako, ma'am sir! Wala pang unit sa area! Malaking apoy ang bumulabog sa ilang residente sa Talon 1, Las Piñas City kaninang madaling araw. May mga nagputukan pang kawad ng kuryente. Mabilis na kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay at gusali sa lugar. Wala tuloy na isalbang gamit ang karamihan sa mga nasunugan gaya na lang ni Roderick. Kahit mga damit ay wala na raw siyang nakuha. Ang suot niyang t-shirt bigay na lang ng tumulong na kapitbahay. Bigla lumaki na lang yung apoy. Tapos may sumabog dito. Tsaka lumaki yung apoy. Kasi namin yung mga kapitbahay namin. Tsaka sinubukan namin ebusan ng mga tubig. Pero hindi na namin kaya. Nagulat na lang din daw ang empleyado ng isang nadami na bakery na biglang lumaki ang apoy. Nung nagsilabasan na kami kasi yung apoy dyan nag-umpisa. Malakas na. Kaya hindi na naagapan. Maraming sinubukan gustong papulain. Kaso lumalaban na yung apoy. Problemado tuloy ang mga negosyante kung paano babangon. Tuliro rin ako dahil ganyan natupog din, wala rin ako pampunan. Mahirap talaga, lalo nagdaan ng pandemic. Eh nilalaban ko lang po ito eh. Sa lawak ng apoy ay nasa 30 fire truck ang kailangan rumisponde. Nagpahirap daw sa mga bumbero ang layo ng mga fire hydrant.
meron naman tayong nearest hydrant. Kaya lang magti-take time syempre yung travel niya nung truck. Dahil mabilis lang naman yung minuto maubos yung tubig sa truck. So nag-travel pa sila papunta dun sa hydrant para mag-refill. Naapo lang apoy makalipas ang higit isang oras. 6 na bahay at 7 commercial establishment ang natupok. Hindi bababa sa 20 residente at empleyado ng mga negosyo naman ang apektado. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala nito. Nasunog din ang 2 palapag na bahay na ito sa Barangay Santa Cruz, Quezon City, bandang alas 2 ng madaling araw kanina. Tumagal ng halos isang oras bago naapula ang sunog. Sugatan ng isang kasambahay pero agad naman siyang nilapatan ng paunang lunas at hindi na nagpadala sa ospital. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Abiso naman po sa mga kapatid natin sa Las Piñas City at ilang lungsod sa Cavite. Magpapatupad ng 11 araw ng water service interruption ang Maynilad. Simula June 28 yan hanggang August 8, 13 oras mawawala ng tubig o mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 kinaumagahan. Apektado ng water service interruption ang 9 na barangay sa Bacoor, Cavite. Damay din ang mga barangay ng Pasong Buaya 1 and 2 sa Imus, gayon din ang mga barangay ng Almanza 1, Pilar, Talon 2 at Talon 5 sa Las Piñas. Ayon sa Maynilad, papalitan kasi nila ang 3 ultrafiltration membranes sa Putatan Water Treatment Plant 2 sa Muntinlupa para sa mas maayos na paglilinis ng kanilang tubig. Hilingin ni Health Secretary Ted Arbosa sa Malacanang na tanggalin ang COVID-19 public health emergency sa bansa. Kasunod yan ang pag-lift ng World Health Organization sa Global Health Emergency status ng virus noong Mayo. Sakaling pagbigyan ng Malacanang, nilinaw ni Arbosa na mananatili pa rin ang umiiral na alert level system sa bansa. 2020 nang ideklara ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte ang COVID-19 public health emergency. Wala nang emergency, eh, di ba? So, WHO. So, tayo, I think I would actually ask the lifting of the public health emergency in the country. Wala nang public health emergency. It's just one of the diseases we monitor, just like influenza and cough colds, etc. Nauwi naman sa rebelyon ang away sa hanay ng Russian forces. Isang mercenary group na kaalyado ng Russia ang nagtangkang sumugod sa Kapitolyo kung saan libo-libong Pinoy ang nagtatrabaho. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Napuno ng tensyon ng Russia nitong weekend dahil sa rebelyon ng armadong grupo na Wagner. Inutos ng leader nitong si Yevgeny Prigozhin ang rebelyon dahil sa umunoy pag-atake sa kanila ng puwersa ng Russia kahit na magkakampi sila sa gyera kontra Ukraine. Inukupan ng mga rebelde ang syudad ng Rostov-on-Don at sumunod na inutos sa Wagner na sumugod sa Russia capital na Moscow. Sa iba't ibang video makikita ang convoy ng mercenaryong grupo na papunta sa Moscow. Inutos ni Russian President Vladimir Putin ang paghigpit ng seguridad at sinigurong pananagutin ang nasa likod ng tinawag na mutiny. Hindi rin naman nagtagal ang rebelyon dahil itong linggo nagkasundo ang gobyerno ng Russia at ang Wagner na pumagitan si Belarusian President Alexander Lukashenko. Umatras na ang mga rebelde at hindi na uwi sa palitan ng putok ang tensyon. Tingin ng isang security analyst at international studies expert, lamat sa liderato ni President Putin ang nangyari. Malalim daw ang problema ngayon ng Russian leader dahil mahirap maipanalo ang giyera sa Ukraine kung may gulo sa military forces. May signs na ng weakness. Dati kasi ang tingin natin kay Vladimir Putin ay one of the most powerful men in the world, no? Pero sa pangyayari ito, naipakita na meron siyang kahinaan. Wala namang nadamay sa higit 10,000 Pinoy sa Russia. Kabilang dyan si Cecil Hernandez na halos 2 dekada ng OFW doon at nagtatrabaho ngayong guro sa Moscow. Hindi raw ramdam ni Cecil na may matinding banta sa Moscow. Sa lahat naman ng lugar dito may access kami. Walang problema, hindi kami binabawalan na pumunta sa ganito. Tiniyak din ng Department of Foreign Affairs na nakabantay sila sa sitwasyon. Yung advisory ng ating embahada is take precautions, don't do unnecessary travel, avoid big groups, parang ganyan. So yun ho ang sitwasyon ngayon. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos muling nanawagan para pagtuunan ang pagpapaunlad sa kakayahan ng Pinoy seafarers.
Presyo ng bigas, tumaas na nga at lalo pa raw tataas. At sa K-Alaman, bibida ang isang klase ng Jurassic plant na namukadkad 3 taon matapos madiskubre sa Pilipinas. Abangan ang lahat ng iyan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Muling nalawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa Maritime Industry Authority at sa Commission on Higher Education na tutukan ang kalidad ng maritime school sa bansa. Yan ay para raw makasabay ang mga Pinoy seafarer sa international standards. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hasain pa ng husto ang kakayahan ng mga Filipino seafarer. Yan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo sa Shaping the Future of Seafarers 2050 Summit sa Pasay kaninang umaga. I reiterate my directive to the Maritime Industry Authority and the Commission on Higher Education to work closely with the shipping industry on the upskilling and reskilling of Filipino seafarers. Mahalaga rin aniya ang digitalization at automation o paggamit ng mga high-tech equipment. Yan ay para raw makasabay ang mga Pinoy seafarers sa international standards. There is a need for the shipping industry to adapt and integrate new developments into their fleets, starting with the retooling of existing ships and the building of newer and more modern ships equipped with these new technologies. Matatanda ang noong nakaraang taon, nasa 50,000 Filipino seafarers ang nanganib mawala ng trabaho nang questionin ng European Commission ang standard o pamantayan ng Pilipinas pagdating sa maritime industry. Pero agad namang tumugon ang pamahalaan. Katunayan, sinuspindi na ng Commission on Higher Education ang mga programa ng ilang maritime schools na hindi nakakasunod sa pamantayan. Sa ngayon, yung programa na pini-implement ng CHED at ng Marina ay yung mga nire-require ng nakakaraming mga shipping companies. Kaya nga nitong Marso, nagdesisyon ng European Commission na kilalanin pa rin ang certificate ng seafarers na mula sa Pilipinas. Sa tala ng Department of Migrant Workers, halos 490,000 Pinoy seafarers ang na-deploy noong 2022. Halos kalapit na yan ang pre-pandemic level na aabot sa 505,000. Ngayong taon, halos 150,000 na ang na-deploy mula Enero hanggang Marso. Magandang panimula raw yan. I think projection-wise, by the end of the year, we will be back to pre-pandemic levels. Pero ayon sa isang eksperto, kahit pa nawala na ang banta ng European Commission, hindi dapat isantabi ang pagtutok sa kalidad ng maritime schools. There needs to be tighter monitoring and control of the quality of the educational system in the maritime areas. Dahil sa dami, sa sheer number of maritime schools, so this becomes a challenge. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hanggang 90% ng mga kasong naisampa sa korte ang nababasura lamang dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon yan mismo sa Department of Justice. Ang mababang conviction rate na yan, gusto na nilang tuldukan. Kung paano, alamin sa Frontline Report ni Marlene Alcaide. Mga kasong isinampa sa korte pero nadidismiss dahil kulang o mahina ang mga ebidensyang naipipresinta. Yan ang gustong solusyonan ng Department of Justice. Sa datos ng ahensya, lumalabas na 90-95% sa mga reklamong isinasampa sa prosekusyon ang nababasura dahil sa technicalities o di kaya'y kulang sa mga dokumento. Habang 80-90% naman ng mga kasong naisasampa ng prosekusyon sa korte ang nababasura dahil din sa ebidensya. Nakakaalarma raw ang datos na ito sa paningin ng publiko. Yung standard po nung evidence ay hindi umabot po no, nung probable cause na sinasabi natin. At nakakaalarma po ito dahil sa tingin po namin, ang attitude tuloy ng ating mga kababayan ay okay lang pala na gumawa ng krimen dahil ganyan po yung mga statistics po natin.
maging ang PNP, aminadong mababa ang kanilang conviction rate o mga kasong may napapanagot sa korte na nasa 21.4% lang. Para solusyonan at mapataas ang conviction rate, sinimulan na kanina ang training para sa mga law enforcer sa Metro Manila para sa mas pinalakas na koordinasyon sa prosekusyon. Hopefully, after this training and all the succeeding trainings, ay tataas po yung ating conviction rate. Sana po ay matupad yung hangarin na ito na mapataas at mabigyan ng tamang hustisya yung mga taong nagiging biktima ng mga krimen. Kasama na ng mga polis at ng National Bureau of Investigation ang prosekusyon sa case build-up pa lang. Layo nilang itaas ang antas sa paghahain ng reklamo. Case build-up in tandem, in partnership with the law enforcement agents. Hindi ko kagaya dati na kapag kulang ang ebidensya, ang ginagawa ng Department of Justice, idinidismiss ang kaso, wala nang ibang gagawin. Ngayon, ang obligasyon ng prosecutor, kapag kulang ang kaso, ay ituro kung ano ang elemento o ebidensya na kulang para mapaigi ang kaso at makabuild tayo ng solid case. This is a chance for us to turn the page and forget about the fact that bahala na si Batman, the attitude of the police, yung fiscal naman, decide nila, kay mahina malakas yung kaso, bahala na si Batman, sa korte na lang sila mag-usap-usap. Kung talagang mahina ang kaso, hindi na ito aakit pa sa korte. Sa pamamagitan rin daw nito, maiiwasang magamit ang pagsasampa ng kaso para mangharas ng ibang tao. Target is nagawa ang training program sa iba't ibang lugar sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Naghain ang 10 araw na wellness leave si Justice Secretary Boying Remulla. Epektibo yan simula ngayong araw. Personal daw ang kanyang rason ayon sa Department of Justice. Pero pagtitiyak ni DOJ Undersecretary Jesse Andres, wala raw dapat ipag-alala sa lagay ng kalihim na babalik naman daw agad sa trabaho. Si Justice Undersecretary Ray Raul Vasquez muna ang tatayong officer in charge ng DOJ habang wala si Remulla. Blooming Monday mga kapatid, kasama pa rin ang always namumukadkad sa ka-freshnessan, ang inyong K-Alaman Queen, Kalad Karen. Speaking of blooming, mga kapatid, abay nag-bloom na ang tinaguriang Jurassic plant na pitogo. Yan ang halamang Cycas riominiana o mas kilala bilang pitogo. Bakit nga ba Jurassic plant ang bansag dito? Una raw kasi itong tumubo 200 million years ago o noong panahong may mga dinosaur pa sa mundo. Endemic o tanging dito lang sa Pilipinas tumutubo ang pitogo. Pero noong taong 2020 lang, unang na-discover sa Masungi Geo-Reserve sa Rizal. Wala mula nung una itong makita sa Masungi o 3 years ago, ngayon lang ito namukadkad at imbis na bulaklak, cones na may mga buto ang ibinubunga nito. Meron ding parehong lahi ng pitogo na tumutubo sa paligid ng Mount Arayat. Yan naman yung Arayat Pitogo. Sa Culion sa Palawan, marami ring pak na pak kung mamukadkad na isa pang lahi ng mga pitogo. Doon, ang mga dahon nito ginagamit na palaspas. Kung ano-anong accessories din ang nagagawa sa mga buto nito. Interestingly, itong mga pitogo na ito, maaari din namang maproseso bilang gamot. Ayon po sa DOST at sa Git Pitogo Movement, mabisa itong pangontra laban sa high blood pressure, sakit sa ulo, congestion, rayuma at sakit sa buto-buto. Pero sa ngayon, endangered na o nanganganib ng maubos ang mga pitogo ayon sa International Union for the Conservation of Nature. Kaya naman, ang ating paring goal, huwag ma-extinct at matulad sa mga dinosaur ang mga halamang ito. O mga kapatid, always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay! Susunod, Attorney Larry Gadon, tinalagaan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Presyo ng bigas, tumaas na nga at lalo pa raw tataas. At iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Muling manunungkulan bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, si dating Defense Officer in Charge Carlito Galvez Jr. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Galvez para raw tumulong sa pagsusulong ng peace process sa Bangsamoro Region. Si Galvez ay nagsilbi ring Peace Advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago niyan, si Galvez ay naging Commanding General ng Western Mindanao Command noong 2017 kung saan naging mahalaga ang kanyang papel sa pagtatapos ng Marawi Siege. Welcome development naman para kay Defense Secretary Gilberto Chodoro ang appointment ni Galvez. Tiwala siya na magiging magkatuwang sila sa pagpapatatag ng internal security ng bansa. Napakalaki ng trabaho na ginawa ni Secretary Galvez sa OPAPRU. Kabisado niya ang proseso. At ang peace process ay napakahalagang bagay ng ating national security. Kaya ako niwe-welcome po rin statement ni Sec. Galvez doon at magiging kalinsabay niya tayo sa pagtatag ng internal security sa ating bansa. Ito pang isa pang appointment, si Attorney Larry Gadon ang tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ayon sa Malacanang, magiging trabaho ni Gadon ang pagbibigay ng recommendation sa Pangulo para matugunan ang problema sa kahirapan. Kilalang taga-suporta ng pamilya Marcos si Gadon. Tatlong beses siyang tumakbo sa pagka-senador. Pinakauli noong nakarang taon kung saan bahagi siya ng unit team ni PBBM. Nakilala rin siya sa paghain ng impeachment complaint laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nauna nang sinabi ni PBBM na plano niyang magtalaga sa gabinete ng mga natalo sa 2022 elections ngayong tapos na ang appointment ban. Mas tataas pa raw ang presyo ng bigas ng hanggang 3 piso kada kilo ngayong Linggo. Pero ngayon pa lang, nagmahal na ang presyo ng kanin sa ilang karinderya. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa karinderyang ito ni Aling Lucy sa Quezon City, panay extra rice ang mga kumakain. Bukod kasi sa sulit, abay napakamura pa. Pero nang tumaas ang presyo ng bigas, napilitan na raw siyang magtaas ng presyo ng kanin mula sa dating 10 piso, 12 pesos na ito ngayon. Sabi ni BBM, di ba? Hanggang ngayon, bababa ang bilihin. Hanggang ngayon, wala pa. Ang tagal-tagal naman yan. Sabi nga nung kosto, taas na naman, taas na naman. Sa Pasig Market naman, konsumido na rin ang mga nagtitinda na inuulan ng reklamo sa mahal ng bigas. Mataas. Hindi gaya ng dati na mas mababa. Medyo matumal po eh. Hindi katulad dati na mabili. Sinasabi ko na lang po ano eh. Lahat naman po ng bilhin tumataas, hindi lang kami. Katunayan, pumapalo na sa 40 hanggang 56 pesos ang kilo ng bigas depende sa klase. Kung imported naman, mas mahal na naglalaro sa 41 hanggang 180 per kilo. Paliwanag ng mga nagtitinda, tumaas ang presyo dahil mahal ang bagsak sa kanila ng mga supplier. Katunayan, posible pa raw sumipa yan ng 2 hanggang 3 piso kada kilo ngayong Linggo. Ang grupong bantay bigas naman, nagbabala rin na posible pang mas tumaas yan sa mga susunod na Linggo. Ayon sa grupo, ang mataas na presyo ng bigas, dulot ng mahal na puhunan sa pagtatanim ng mga magsasaka. Katunayan, maituturing na nga raw itong krisis, lalo't Marso pa nagsimulang tumaas ang presyo. Binatikos din nila ang rice tarification law na wala raw aksyon para sa mga magsasaka. Kaya hirit nila kay Pangulong Bongbong Marcos. I-prioritize yung patubig para sa ating mga taniman ng palay. Pangalawa ay dapat i-release na niya yung 15,000 support subsidy na panawagan ng ating mga magsasaka. Palakasin pa yung research and development para sa mga binhi na resilient sa climate change, sa tagtuyot, no? Ang Federation of Central Luzon Farmers Cooperatives naman nangangamba na matulad sa sibuyas ang bigas. Kontrolado raw kasi ng mga big-time trader ang bentahan nito sa merkado. Dapat na raw bigyan ng proteksyon ng mga maliliit na magsasaka. Tinuturing ko po na ang gobyerno natin walang pakialam sa pagdurusa, sa paghihirap, sa kapariwaraan ng mga magsasaka, ng mga consumer at ng buong mamamayan. Pati nga raw ang palay, paubos na ang stock. Kaya mataas na ang presyo nito na aabot sa halos 27 pesos ang kada kilo mula sa dating 23 pesos. Ang malungkot po ngayon, yung farmer,
wala na sa amin yung palay at wala na kami yung palay. Maraming farmer po, hindi na farmer na may tuturing. Nauna nang sinabi ng DA na nagmahalang presyo ng bigas dahil sa gumagandang kalidad. Kinukuha pa rin namin ang pahayag ng ahensya pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Kung sa bigas may nagbabadyang taas presyo, rollback naman ang ipapatupad bukas sa LPG. 3 piso kada kilong rollback ang ipapatupad ng Regasco. At umasyan ang 33 pesos na bawas sa kada 11 kilogram na tangke. July 1 pa dapat ipapatupad yan pero napaaga raw dahil sa paparating na holiday sa Middle East ngayong Linggo. Nasa kamay na ng Food and Drug Administration kung bibigyan ng permit ang bakuna contra African Swine Fever. Pero hindi pa man aprobado, umaalma na ang ilang grupo dahil sa napakamahal na presyo ng bakuna. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Maganda raw ang naging resulta ng clinical trial sa bakuna kontra sa African Swine Fever o ASF. Ang bakuna ay gawa sa Vietnam. Sa ngayon, tinitingnan na kung kayang tumagal ng antibodies mula sa bakuna o yung protinang lumalaban sa mismong virus. Nakadevelop sila 110 over 110 antibodies. So gusto natin na talagang in 4 months ay masustain yung duration ng antibodies dun sa mga baboy. Kung maaprubahan ang ASF vaccine, magkakaroon ito ng iba't ibang package. Ayon sa Bureau of Plant Industry o BAI, mayroong tig-3, 5 o 10 doses sa isang pack para yan sa mga maliliit na magbababoy. May 50 doses per pack naman para sa commercial growers. Tinatayang aabot sa 600 piso ang kada dose ng bakuna, pero hindi pa tiyak kung ilang dosing siyang kakailanganin ng bawat baboy. Ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG umaalma sa mahal na presyo ng bakuna. Sa Vietnam, nasa 100 hanggang 150 pesos lang ang presyohan. We don't want other family happening dito sa ASF. Kumbaga, naghirap na nga ang industry, gusto pang pagkakitaan. That's what we're trying to avoid. Problema rin daw ang Certificate of Product Registration na kailangang ibaba ng Food and Drug Administration para makapag-import ang bansa ng mga bakuna mula Vietnam. We're working closely naman with FDA para maayos ito yung issue natin with vaccine kasi sila yung may mandate dito. Nilinaw din ng BAI na piling mga baboy lang ang babakunahan kontra ASF. Ngayong taon, 600,000 doses daw ang makukuha ng Pilipinas pangontra sa ASF. Magiging tig-1 milyon daw yan sa mga susunod na taon. Sabi naman ng DA, bagamat umaasa silang aayos na ang supply ng karne, kailangan pa rin daw mag-angkat ng supply hanggang katapusan ng taon. Base sa datos na meron kami ay hindi naman ganun karami yung dapat na import kumpara last year. Pero dahil sa development nitong vaccine, we're expecting na magtutuloy yung programa natin for repopulation. Sa huling datos ng DA, 14 na probinsya na lang sa bansa ang may kaso ng ASF. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga senador, sinagot ang usap-usapang may palitan ng liderato at inalagay na bagong Senate President si Jinggoy Estrada. At pinapadeport na ex ni Pocwang na si Lee O'Brien, sinagot ang mga akusasyon sa kanya. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Sa pool ng bala ng sumpak ang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Pati ang bumaril na putulan din ng daliri. Nasa frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Nakatambay lang sa eskinita sa Tondo, Maynila ang lalaking ito na kinilalang si Marjun Santowa Biyernes ng gabi. Maya-maya marinig na lang ang isang malakas na putok. May nagpaputok na pala ng sumpak. Makikita pa ang bala papunta kay Marjun at saka tumama rin sa isang pusa. Tinamaan ng bala sa kanang tuhod si Marjun. Ayon sa tatay ng biktima, nagulat na lang sila nang umuwi si Marjun na duguan na ang tuhod. Kung pumutok na lang po, lakas kasi ng putok eh. Akala mo, kuryente, bug, gumayon talaga. Maya-maya, tumakbo na anak ko. Eh, parang namumutla na siya. Sabi ng anak ko, pamitama ako. Eh, tinakbo ko na po sa hospital. Ang nagpaputok ng sumpak na si Edwin Diwa, naputulan ng 2 daliri. Kasalukuyan siyang naka-hospital arrest. Sa panayam sa telepono, iginit niyang aksidente lang ang nangyari.
pag nalilipot ko ng bala, tapos pag nalilipot ko ng pangloob, napalakas pa yung pagkabitaw ko ng pangloob, tumalo ko yung saya pa yung daliri ko yung nadali, sabi nagtitawa ko pa yung sumpak. Pero hindi ito ang unang beses na nagpapatok ng sumpak ang sospek. Noong nakarang linggo lang, nasa pool pa siya sa CCTV na nagpapatok sa isang kanal. Mahilig magtitrip itong sospek natin. Hindi lang isang beses na nagpapatok tuwing gabi ng baril o allegedly sumpak doon sa lugar nila. Na base sa kanila, nagsisiga-sigaan. Itinanggi naman ng sospek na dati siyang nagpapatok ng sumpak. Dinadala lang daw niya ito bilang pandepensa sa sarili. Humingi rin ng tawad si Diwa sa nasugatan. Pero tuloy ang pagharap niya sa reklamong frustrated homicide. Nagpapalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Target ng Department of Health na bumuo ng National Nursing Advisory Council. Yan ay para matugunan na ang mga hinaing ng mga nurse sa bansa. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Sahod at benepisyo, lisensya at mangiibang bansa ng mga nurses. Ilan lang yan sa mga isyong kinakaharap ng mga nurse sa Pilipinas. Para matugunan ang lahat ng yan, plano ng Department of Health na bumuo ng isang National Nursing Advisory Council. Bubuuin daw yan ng mga kinatawan mula sa mga nursing groups pati na sa public and private health sector. So that we can make them address na all these issues, not only the exam, but also yung sinasabi niya, life-work balance, other reasons to motivate them to stay and fight the brain drain of Filipino nurses to other countries. Pamumunuan ng council ng isang chief nursing officer na siyang tututok sa mga naturang issue. To make this legal, we'll probably ask our friends in Congress to eventually pass a law to be able to create a chief nursing officer for the Philippines that will address all these things. Inaasahang maglalabas si Health Secretary Ted Herbosa na administrative order para sa pagbuo ng konseho sa mga susunod na buwan. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Nursing Association na suportado nga nila ang pagbuo ng advisory council. Sa pamagitan daw nito, mabibigyan ng boses ang kanilang sektor. Mapagtutuunan din daw na pansin ng mga issue sa pasahod, working conditions, nurse migration at job security. Sinagundahan ito ng Filipino Nurses United. Na ang gusto namin ay yung konkretong hakbang at aksyon na dahil napakatagal na itong mga problema at usapin ng mga nurses. Lahat ng mekanismo na pamamaraan para mapakinggan kami ng sa totohanan ay we welcome namin yon. Siyempo ang pagbuo ng nursing council sa kakulangan ng nurses sa bansa. Naramdam na raw sa ilang public hospitals. I've been talking to many directors and clinicians. Talagang you try to go to a public hospital, mahirapan ka pumasok because walang ward beds. And walang ward beds, bakit walang ward beds? Sabi nila, wala kasing nurses. Sa ngayon, higit 4,000 na vacant plantilla positions ng gobyerno para sa mga nurse. Kaya suportado ng DOH ang alok na libreng online review para sa mga nursing graduates na ngayon employed sa mga health facility pero di papasado sa board exam. 10,000 initial target reviewees sa review center ng nurse advocate na si Carl Balita. Ang hope natin, palibasa na doon ka na sa ospital na yon, government, private, local government hospitals, nandun ka na, nursing aide or whatever position you have, you may already be shifted to the positions that are available for registered nurses. I want to make people who have not passed, pass so we can hire them in the positions that are vacant. Paglilinaw naman ni Balita, hindi required na magtrabaho sa bansa mga pumasa sa board exam na sumalang sa kanilang review. Sa higit 14,000 na kumuha ng nursing board exam nito May 2023, 3,600 ang bumagsak at halos 11,000 naman ang pumasa. Sa Nobyembre nakatakda ang susunod na nursing licensure examination. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Profiling at pangaharas, sumunod ang utos ng DepEd na hingin ang listahan ng mga gurong miyembro ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines. Pero depensa ng ahensya, nag-a-update lang sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Benepisyo, hindi profiling, sahod, itaas, hindi panarahas.
Pinahalagan ng Grupong Act Philippines ang memorandum ng Department of Education na humihingi ng listahan ng mga gurong miyembro ng Act Union na nag-avail ng automatic payroll deduction para sa kanilang union dues. Giit ng grupo, profiling yan at pangaharas. Meron naman daw kasing kopya niyan ang regional offices ng DepEd, kaya bakit kailangan pang maglabas ng memorandum? Ano ang purpose ng paglalabas ng memoranda na ito? Nais nito maghasik ng takot sa mga guro, sa mga members ng Alliance of Concerned Teachers. Panunupil ito, pagpapatahimik ito, union busting ito sa pinakamadaling sabi. Tahasang paglabag sa Convention No. 87 ng International Labor Organization. Paliwanag naman ng DepEd, wala silang intensyon ng profiling. Ina-update lang nila ang database. Meron daw kasing mga gurong kinakaltasan kahit hindi naman sila miyembro ng ACT Union. It's a list that we already have, but we are only requesting through this internal memo doon sa regional offices to provide us the updated version of that list in your region. Dagdag pa ni DepEd spokesperson Michael Poa, hindi lang ACT Philippines ang grupong hinanapan ng listahan, gaya na lang ng Teachers Dignity Coalition at Philippine Public School Teachers Association. And we're not just talking about unions, we're also talking about associations. Hindi po natin sinisingle out definitely ang ACT. We are not singling out any organization for that matter. Tiyempo naman sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa susunod na buwan. Nagbigay ng grado ang Grupong ACT Philippines sa Administrasyong Marcos Duterte. Anila, hindi prioridad ang budget ng edukasyon, gayon din ang pagbubukas ng ligtas ng mga eskwelahan. Tila inabando na rin ng DepEd ang pagtataas ng sahod ng mga guro, pagpapaganda ng mga benepisyo at kakulangan ng non-teaching personnel, kaya natatambakan ng trabaho ang mga guro. Hanggang ngayon, may mga security guard na teacher, may mga teacher na librarian, may mga teacher na tagaluto po sa kantina, no? Paliwanag naman ng DepEd, ongoing ang hiring nila ng 5,000 admin personnel. Siyempre, unti-unti, again, we cannot hire parang talagang sobrang dami in a year's time, no? Given the constraints, but alam natin na kailangan natin. That is why we are asking also for a budget to continuously hire these admin personnel. Nakikipag-usap na rin ang DepEd sa ibang ahensya gaya ng GSIS tungkol sa benefits ng mga guro. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. What's up mga kapatid? Sports muna tayo. Make do with what we have. Yan ang nagiging mantra ng Gilas Pilipinas dahil kulang-kulang sila ngayon sa training camp. Pero sabi naman ng PBA, ready sila magpahiram ng players kung kakailanganin. Ni-reassure ni Commissioner Willie Marcial na buong-buo ang commitment ng Liga sa ongoing preparations ng Gilas Pilipinas. Natamaan kasi ng injuries ang ilan sa mga players na parte ng 21-man pool. Kaya medyo butas talaga sila ngayon. Sa susunod na mga araw, makakatapat ng Gilas ang national teams ng Estonia at Finland. Tapos lilipad naman sila pa Lithuania sa June 29 para sa iilan pang tune-up games. Matindi-tindi ang dadaanin ng Gilas, kaya baka nga kailangan na nila ng rest back galing sa PBA. Ang Gilas Women's National Team naman natin nabigo sa unang sabak sa FIBA Women's Asia Cup. Nakatapat ng Gilas ang Australia na number 3 ranked team sa mundo. Simula pa lang nagpakita agad ng lakas ang mga Aussie at hindi na nakatikim ng lamang pa ang Pilipinas. Si Vanessa De Jesus ang naging lone bright spot ng team. Nakascore siya ng 18 points sa unang sabak niya para sa bansa. Ang naging final score, 105-34. Susubukan bumawi ng Pilipinas bukas, makakalaban nila ang defending champions, Japan. Yan ang balita ng mga Gilas teams natin, pero huwag kayong alis. Sports pa tayo mamaya. Susunod sa yawan sa pista sa Tabuelan, Cebu, nawi sa Lumbugan. At pagbagsak ng malaking tipak ng bato at lupa sa isang bundok sa Cebu sa Pulse Video. Marami pa kayong mga balita ang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nauwi sa Rambulan ang piyesta sa Tabuelan, Cebu. Ang itinuturong punot dulo ng gulo, sagian sa dance floor. Nasa frontline ng balitang yan si John Arroa.
Masayang nagsasayawan ang mga nakikifiesta nitong Linggo sa Tabuelan, Cebu nang biglang nagsuntukan ang tatlong binata hanggang sa ang tatlo, naging apat, lima, hanggang sa dumami na ang sumali sa rambulan. Ang lalaking nakaitim, sinuntok sa mukha, tumba. Ilang minutong tumagal ang bakbakan, saka naawat ng mga pulis. Dalawa lang yung nakuha nila, na arrest nila. Then yung ibang kasamaan siya, naka-concert, naka-plead na sila. Tapos yung last station. Kabilang sa gulong yan ang magpinsang naabutan ng News 5 sa Tabuelan Police Station. Nagka-black eye at may mga galos sa katawan ang 18 taong gulang na si Joseph Sido. Anya, banggaan sa dance floor ang ugat ng rumble. Intensyon na nila nga. Parang intensyon na nila na gumawa ng gulo. Sinabihan ko sila na maghinay-hinay. Baka makasagi kayo ng ibang tao. Hindi siguro nila naintindihan ang sinabi ko. Kaya agad nila akong sinuntok. Nagsisisi naman ang mga nadakip. Nagsisi talaga ako. Hindi na dapat sumasali sa gulo dahil ang laki talaga ng problema. Nakalabas naman na sila matapos magpiansa habang pinaghahanapan ng mga pulis ang iba pang sangkot sa rumble. Nag-miss kami yung sa concert sa video na kumakalap. Nag-miss siya naman sir kung sino yung mga person involved. Then filing na mo si through criminal investigation sir. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Kinaplan ng mga senador ang alingasgas ng pagpapalitan ng liderato sa Senado, oras na magbalik sesyon sa Hulyo. Kabilang sa mga lumulutang na pangalan ay sina Senators Jinggoy Estrada at Loren Legarda. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Okay, I copy, honey. May umabot daw kay Senator Jinggoy Estrada na usap-usap ang posible siyang iupo bilang leader ng Senado, kapalit ni Senate President Mig Subiri. Pero hindi raw yan totoo. Pati ako nagugulat ako sa mga ganong klaseng chismis. I'm not thinking of it. You can ask every single senator here kung meron akong kinausap. Wala akong kinakausap dito. Giit ni Estrada, walang planong ikudita si Subiri. Masaya raw sila sa trabaho nito bilang Senate President at buo rin daw ang suporta ni Estrada kay Subiri. The supermajority, the members of the majority are fully supportive of Senate President Mig Subiri. Wala naman dismayado sa leadership ni SP. Ba't kailangan mag-circulate, sir, na gano'n? Ay, hindi ko alam. I do not know where that came from. Matatanda ang 6 na taong naging Senate President pro tempore o pangalawa sa pinakamataas sa Senate leader si Jinggoy noon. Pero ngayon, wala raw siyang ambisyong maging Senate President. Hindi na nga raw bago sa mga senador ang ganitong usapan dahil sa tuwing nakabreak ang sesyon, laging lumulutang ang mga usapin at posibilidad ng pagpapalit ng liderato. Pero ayon din sa karanasan, oras na umugong at pinag-usapan na ito, lalong hindi natutuloy. Nitong Marso, nagkaroon na rin ng alingasnga sa sinasabing muntik nang mawala kay Zubiri ang pagiging Senate President dahil daw sa kabagalan ng pag-usat ng mga panukala sa Senado. Ang sagot dyan noon ni Zubiri, hindi yan totoo at figment of someone's boredom lang daw. Bukod kay Jinggoy, lumilitaw rin ang pangalan na Senate President pro tempore Loren Legarda sa mga posible daw maging Senate President kung sakasakali siya ang kauna-unahang babaeng magiging Senate President ng bansa. Pero itinanggi rin ni Senator Legarda yan. Pinuri pa nga niya ang paumuno ni Zubiri. Si Senator Migs, napaka-amiable, palaging nakangiti, maski pagod na pagod. And I think talagang bagay sa kanyang trabaho ng Senado. Nagpahayag din ang suporta kay Zubiri ang ilan pang majority senators. Gaya na Senator JB Ejercito, Sonny Angara, Nancy Binay at Robin Padilla. Hindi ko naman nakitaan si Senator Migs na may kakulangan siya. Wala akong nakikita na dapat baguhin ng leadership. Siguro yung mga veterano, baka sila, meron silang nakikita. Pero ako bilang baguhan, wala. Kontento ako sa kanya. Tinanong ko si Senate President Mig Subiri kung may nakarating sa kanyang impormasyon ang posibilidad na mapalitan siya sa pwesto. Anya, mananatili siyang maglilingkod bilang leader ng Senado hanggang nasa kanya pa ang suporta ng mga kasamahan. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Volleyball fans, bukas na ang opening ng PBL Invitational Conference.
Para sa unang laro, te-testingin agad ng F2 Logistics ang baguhang team na Farm Fresh Foxes. May silat ka lang kayang mangyayari. Susunod naman dito ang bakbakan ng Signal HD Spikers at Petrogas Angels. And finally, sa main event, sisimulan ng Creamline Cool Smashers ang kanilang title defense kontra Sherry Tigo. An exciting opening day para sa TVL at sigurado ako, tututok lahat kayo mga kapatid. Kaya matik, lahat ng games mapapanood live sa One Sports. It's your sports tito, Mike Reyes. Peace and love. So, Biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga! Good news, Swifties! Nadagdaga ng tatlong araw ang The Eras Tour concert ni Taylor Swift sa Singapore. March 2 hanggang March 4 lang sana ang concert niya sa SG next year. Pero idinagdag sa concert dates ang March 7 hanggang March 9. Sabi ng organizer, umabot daw kasi sa higit 8 million ang nagpa-early ticket registration. Sa buong Southeast Asia, tanging sa Singapore lang ang destination ng The Eras Tour ni Tay Tay. Susunod sa kung sa CCTV, rider at kanyang angkas. Nasa gasaan ng truck sa Santa Ana, Pampanga. Magkaangkas na kumaladkad sa isang aso sa San Pablo, Laguna, dumepensa. Balak lang daw nilang i-rescue ang aso. At Lee O'Brien, pinabulaanan na ang mga akusasyon ng kanyang ex na si Pokwang. Tuloy-tuloy pa rin ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa Pulsa Video, ang paguho ng lupa sa bundok sa Cebu. Tuyok na lang dito. Banga, dakuan na ito. Uy, tiyok ako dito. Buwayan sa Barangay Manipis sa Talisay City. Humambalang sa malaking bagay ng kalsada ang mga gumuhong bato at lupa. Kaya pinagbawalan muna ang mga motoristang dumaan sa lugar habang hindi patapos ang mga clearing operation. Pasintabi po at sensitibo lang ang balitang ito. Sa pool sa CCTV, nang magulungan ng tanker truck ang isang rider at angkas niya sa Santa Ana, Pampanga. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dawn. Pasado alas 11:30 ng gabi nitong Sabado, nasa pool sa CCTV ang pag-overtake ng motor na ito sa isang tanker truck sa Santa Ana, Pampanga. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang nabangga ng truck ang motor. Sumemplang ang motor at pumailalim ang rider at angkas. Ang isa sa mga nakamotor na padapa sa daan matapos magulungan. Ang kasamahan niya tuluyang nakaladkad at nagulungan ng mga gulong sa likod ng tanker. Kinilala ang mga biktima na sina J.R. Balatbad, 20 anyos, at ang 13 anyos na si Arcangel Garcia. Dead on the spot si Balatbad, ang nakaladkad na biktima at naputulan pa ng kaliwang kita. Dead on arrival naman si Garcia. Sa imbestigasyon ng Santa Ana PNP, galing sa basketball practice sa mga biktima at bibili lang sana ng yelo. Huminto saglit pero maya-maya biglang humarurot na palayo ang driver ng tanker. Pero nahuli siya sa checkpoint sa Nueva Ecija. Depensa ng driver na kinilalang si Dave De La Rosa, naghahanap lang siya ng police station para sumuko kaya hindi siya huminto. Iginiit din ng suspect na aksidente ang nangyari. Mag-o-overtake po siya, nag-alanganin lang siya ma'am. Kumbaga, wala siyang sufficient clearance na makapag-overtake kaya tinamaan yung motorcycle natin ma'am. Galit at pighati ang nararamdaman ng pamilya ng 13 anyos sa si Arcangel. Kahit na ano ko yung mundo sa suspect na yun, hindi na may ibabalik yung buhay ng anak ko eh, di ba po? Kahit patayin po rin yung ano na yun, hindi na rin may ibabalik. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to double homicide ang driver ng tanker. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Viral online ang pagkaladkad ng rider at kanyang angkas sa isang aso sa San Pablo, Laguna. Humarap sa News 5 ang mga sakay ng motor para linawin ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Marami ang kumulo ang dugo sa viral video na ito sa San Pablo, Laguna. Kita na nakaladkad ang ulo ng asong ito habang hawak ng angkas ang likod ng mga paa ng aso. Maraming nagsabi na paglabag na yan sa Animal Welfare Act of 1998.
Natunton ng News 5 ang dalawang sakay ng motor na kinilalang sina Joshua at Christian Punzalan. Depensa ng magkapatid, balak nilang iligtas at alagaan ang aso matapos silang maabutan na nasa gasaan ng truck. Driver po ako, hindi ko po alam na nakakaladkad na po yung aso. Gusto naman pong kalungin po, kaso nga po baka po makapangagat. Nangalihaw ako ng hawak ko ba? Ano din po ako, hawak din po ay. Hindi ko din po na anong nakalong ng maay. Pumanaw ang aso habang binabiyahe ng magkapatid at sa takot daw nilang mapagalitan ng ina dahil nag-uwi ng patay na aso, itinapon na nila sa ilog ang labi nito. Sa ilog na ito, inihagis ng magkapatid ang aso pagkamatay nito. Agad umaksyon ng barangay para mahanap ang labi ng aso. Ang problema, malakas ang agos ng tubig kaya wala na silang nadatnan. Ang aso tuluyan ng inanod. Kusa namang sumuko at nag-report sa mga pulis sa Laguna at Quezon ang magkapatid. Kasama nila ang kapitan ng kanilang barangay na naniniwalang malinis ang intensyon ng dalawa. Nakakaawa ho yung mababasher nila ng gano'n, nagiging biktima ho, lalo ho kung nakasuhan ho sila, mahirap na tao lang sila. Hindi naman kumbinsido ang Animal Kingdom Foundation sa kwento ng magkapatid at desidido silang magsampa ng reklamo. Ano ba naman ba yung kumuha sila ng maayos-ayos na lagayan, even a box can do. In the first place, paano nila nakuha yung aso? Kung natakot silang makagat that way, talagang kakagatin sila kung ganun mo naman tratuhin at i-carry yung aso. Patuloy naman daw ang pagsisiyasat ng mga pulis sa issue. Kapag po mayroon po kaming nakalap ng mga sapat na ebidensya at witnesses na magtuturo na talagang magsasabi na itong dalawa ay may nilabag, ay ito po ay ating sasampahan ng kaukulang demanda. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Showbiz, eto na nga mga kapatid, kaliwat ka ng concert ang idinaon sa iba't ibang venue mula north to south nitong weekend. Ang Philippine Arena muling napuno sa mga pasabog na performance ni Bruno Mars. Ang ilan niyang fans abay naipit sa traffic. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marfor. Bentang-bentang Tagalog song na yan na inilabas ni Bruno Mars. Bilang pasalamat yan sa kanyang Pinoy fans kasunod ng matagumpay na two-day concert niya sa Philippine Arena nitong weekend. Pero hindi lang si Bruno ang grateful. Ramdam na ramdam ang hangover ng kanyang fans na nanood ng concert dahil sa kaliwat ka ng post sa social media. Bukod sa kanyang mga live performance, highlight din ang concerts ang kanyang pagtatagalog. Hindi lang sa pagsasalita, kundi pati na rin sa pagkanta. Miss na kita, mahal. Have Bruno! Marami mang nag-enjoy. Heavy traffic naman ang naidulot ng concert sa LX. Si legit da barkads main Mendoza nga at ang fiancé niyang si Arjo at Heide. Last two songs na lang ni Bruno ang naabutan. Kumento naman sa paghataw at pagbirit ng P-pop supergroup na SB19 sa Araneta Coliseum. Ang 18, best in participation ha? Marami rin ang napawaw sa pagbirit ni Stel ng Broadway classic, The Defying Gravity. Kick-off ng SB19 ang weekend concert na yan para sa kanilang pagtatag world tour. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto
pa nga nagbalik Pilipinas ang extraordinary attorney Wu star na si Park Yoon Bin. Napag-go to the young to the Wu ang fans ni Yoon Bin sa kanyang meet and greet. Sobrang thankful ni Yoon Bin sa labis na suporta ng kanyang Pinoy fans. Sumikat si Yoon Bin sa extraordinary attorney Wu. Sa nasabing serye, nanalo siya ng Desang Award na pinakamataas na acting award sa Korea. Oh, 좋습니다. 왜냐하면 필리핀 팬분들의 sobrang masaya na makita yung mga Filipino fans kasi yung mga mental na nakita ko yung mga Filipino fans ay sobrang maganda. Kaya ikunin ko po lahat ng mga support nila at babalik pa ako sa Korea. Eto na nga ang mas matindi pa dyan, mga kapatid. Naghain na rin ng kanyang depensa si Lee O'Brien kontra sa deportation petition sa kanya ng kanyang ex na si Pok Wang. Pinabulaanan niya rin ang sinabi ng kanyang ex na hindi niya binibisita ang kanilang anak na si Malia. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Posturang postura pa ng aktor at ex-partner ni Pok Wang na si Lee O'Brien nang pumunta sa Bureau of Immigration. Naghain siya ng kanyang sagot kontra sa petisyon ni Pok Wang na ipa-deport siya. Almost 2 weeks ago nang magreklamo si Pok Wang sa immigration, kaugnay umano ng illegal na pagtatrabaho sa bansa ni Lee na sinasabing hindi na gumagamit ng tamang work permit. 8 taon na sa bansa si Lee. Sagot lang ni Lee. Given the fact that the complainant is very well known, widely known throughout this country and very, very influential, I am basically asking and pleading with the Philippine government and the Bureau of Immigration to look at my case, my deportation case, fairly and with justice. According to the merits of the case. Isa pa sa inireklamo ni Pok Wang kay Lee ay ang kanyang pagiging absentee father umano sa anak nila na si Malia. Bagay na pinabulaanan ng kampo ni Lee. Anila, nagkikita si Lee at ang kanyang anak. A few weeks ago, nakita lang niya si Malia. So I guess that says it all, you know. Ayaw na namin magbigay pa ng anumang karagdagang comment tungkol doon kasi ginagampanan naman ni Mr. O'Brien kung ano yung best interest for Malia. So, nilinaw naman ni Lee na sa kabila ng mga nangyayari sa kanila ay hindi niya hahamakin sa publiko si Pok Wang. First of all, above everything, I always have respect for the mother of my child. Dagdag pa ni Lee, sa lahat daw ng galaw niya ay una niyang iniisip ang kanyang anak. But I want to say something that from the beginning, throughout until today and beyond from here on out, I always put the best interest of my daughter first. I love my daughter more than anything. Sa isang pahayag, naninindigan ng kampo ni Pok Wang na dapat pa ring mapadeport si Lee at mapanagot siya sa mga pang-aabuso niya sa dating partner. Wala raw lugar sa bansa ang mga alien. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita kasama si Nakalat Karen at Tito Mikey Reyes. At sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Gretchen Ho. At ako naman si Julius Babaw. Magandang gabi, Pilipinas!